Good morning mga bro. Punta kami ngayon sa FPG Insurance. Kukuha na namin yung resibo namin doon. Nakakuha na ako ng insurance. Ng resibo na lang. Balikan namin ngayon. Ano ba yung comprehensive insurance? Paliwanag ko muna. Yung comprehensive insurance yun yung ano, insurance ng motor mo. Halimbawa, masira. Halimbawa, manakaw. Tapos insurance mo rin. Bodily injuries mo. Kasi yung CTPL o yung TPL, yun yung required ng LTO na pagpaparehistro ka. So yun, ang covered lang nun, third party liability. Ang ibig sabihin nun, yung maaksidente mo, hindi ikaw o yung motor mo. Yun lang yung covered nun. So kaya okay na kumuha kayo ng comprehensive insurance para secured kayo tsaka yung motor mo sakali man na ma-involve kayo sa aksidente or manakaw yung motor, may makukuha kayo. So mamaya ipakita ko sa inyo yung breakdown ng ano sa kontrata or dun sa policy nila para mas malinaw. Kukunin mo na namin yung resibo tapos pag-uwi, pakita ko. So, ano ba yung mga kailangan para makapag-apply ka ng insurance or makakuha ka ng comprehensive insurance? So, kailangan mo lang dun, pag pumunta ka sa insurance company, dali mo lang yung ORCR ng motor mo. Tapos mapaprocess nila yon. So, syempre, dapat dala mo yung motor mo. Kasi check nila yan, yung condition ng motor mo. Magkakaiba din kasi yan ng kung magkano yung babayaran. Depende sa value ng motor, tsaka depende sa year model. Kasi meron yung value depreciation. So, doon nila binabase yung computation kung magkano yung babayaran mo. Nagtanong na rin kami dati sa BPI. Hindi sila nag-cover ng insurance para sa motor. Pang 4 wheels lang. Tsaka pwede sa motor pero 400cc above. So yung sub 400 hindi nila kino-cover. Kaya dito kami kumuha sa FPG Insurance. Ngayon kung naka 4 wheels kayo, malamang alam niyo yung comprehensive insurance. Kasi yan ang madalas na kumuha ng insurance eh, mga 4 wheels. Sa mga motor kasi bibihira. For majority ng mga nakamotor, walang insurance yan na comprehensive. Tsaka yung mga insurance companies eh, medyo pahirapan dyan mag-approve kapag motor yung kukuha naman ng insurance. Kasi mas prone ng motor sa aksidente. Kapag kukuha ka insurance, syempre, yung outfit mo, hindi mo nalang din para mukha kang hindi pa sa gulero. So yun, tip na rin, kung kukuha kayo, dapat syempre, maayos yung kondisyon ng motor nyo, saka syempre yung ayos ng forma nyo. Yung naman yung naka-t-shirt, naka-short, ganun. Baka lalo kayo hindi approve eh, pag ganun. Ah, medyo malapit na kami. Dito yun eh, Balibago. Banda rito yun, FPG Insurance. Kung taga dito kayo, pwede kayo kumuha dito, mga nakamotor. Kukunin lang namin yung resibo tapos balikan ko kayo. Mapakita ko yung breakdown. So ito yun, FPG Insurance. Alright, so ito na yung insurance natin. FPG Insurance. Oh, paid na siya. Ayan, paid. Ito yung resibo. So ito yung contact number nila. So in case na maksidente or may mangyari sa motor nyo. Ayan. Kontakin nyo sila. Email din. So, yung total na binayaran namin dito, ayan. 3,700 plus. So, ang declared value ay 58,500.
Oh, ngayon, yung mga ibang motor, syempre, iba-iba yung presyo niyan. So, magbabari yung babayaran nyo, magkano. Hindi lahat pare-pareho. So, halimbawa, motor nyo, Aerox, or siguro papatak yun ng 100,000. Abot siguro to ng 5,000 plus. Ayan, papakompute nyo muna kung magkano, bago nyo bayaran, or bago nyo kunin yung insurance, kung okay sa inyo, yung presyo. Isang taon na yan. Ito, from January 16, 2020 to January 16, 2021. So yun, covered na kayo ng 1 year, yung motor nyo. Punta tayo sa coverage, mga coverage nya. Punta tayo sa website nila, para mas madali dong makita. Ayan. Ano ba yung mga coverage nya? Ano yung pasok dyan? Una-una, on damage. O, halimbawa, maksidente kayo, mag-slide kayo. So, ayan, covered yan. Meron din yung limit. Kung magkano lang yung, kung hanggang magkano, yung pwede nyo makuha. So, sa motor na to, Honda Beat, 58,500. So, kung mag-exceed dun, kayo na yung magbabayad. So, meron din yung mga deductibles, participation fee. So, 1% na kung magkano yung magagastos or kailangan gastusin. Baka nasira yung motor, magkano yung mga parts na kapapalitan. 1% nun, or minimum niya 500 pesos. So, halimbawa, kung maliit lang naman yung sira, wala pang 1,000. Huwag na kayong mag-claim ng insurance kasi minimum niya 500 pesos. So, ito naman tayo sa theft. Pag nanakaw yung motor. Ayan, ang makukuha nyo dyan, 80% ng value ng motor, declared value. Wala na yung participation fee kapag nanakaw. So, makukuha nyo 80% ng total value. Tapos, acts of nature. Ayan, halimbawa, bumagyo, nabagsakan ng puno yung motor nyo, or binaha, nasira. Earthquake, yan, tumumba, natumba yung motor nyo, nasira. Bawa, sunog, yan, nasunog yung motor nyo, yan. Covered din yan. Tapos, ang participation fee niya, 1% din, kung magkano yung damage. So, kailangan nyo pa-compute yan, kung magkano. Tawagan nyo yung makikipag-coordinate kayo sa insurance company. Ito naman, itong SRCC sa ano to eh, mga riot, ganyan. Covered ba yun? So, hindi yata updated to kasi wala to sa contract eh. Or sa policy. So, meron din tong ano, TPL nakasama. Ito. Or VTPL dito nakalagay sa kanila. So, bodily injury tsaka yung property damage. So, 50,000 yung limit. Ayun, yung ma-aksidente nyo naman yun. Covered din. So, hospital bills. O yun, yung bodily injury, tapos yung property damage, yung damage na pabayaran sa inyo, magkano yung aabutin, covered yun dito. Tapos, auto personal accident. Ayan. Insurance mo, pag naksidente ka, yung mga hospital bills, tsaka yung angkas mo sa motor, na kailangan relative, or kasama sa bahay. So, sa motor, isa lang yung covered na angkas, kasi hindi naman yan pang dalawa yung angkas eh. Meron din siyang roadside assistance program. So ayun, bawa hindi gumagana yung motor mo or nasiraan ka, pwede silang kontakin. Pwede kang magpa-tow. Kaya meron silang binigay na contact number. Inter-island transit cover. So ito yung kapag bumiyahe ka sa barko. So ito, hindi rin to kasama sa contract. Hindi updated to eh, ang website nila. So, itong cover for undeclared non-standard accessories, hindi yan na rin ito kasama. Wala ito sa contract. Ito, makalagay dito, standard built-in. So, pwede yan siguro kung de-declare nyo mga accessories. So, ayan lang yon. Mga coverage nya ng comprehensive insurance. So, ulitin ko ah. Yung required ng LTO, TPL yon, third party insurance yon. So, hindi kayo covered doon, tsaka yung motor nyo. Kaya kailangan nyo kumuha ng comprehensive insurance
para covered kayo pati yung motor nyo. Damages or manakaw, yon, acts of nature. Kung makakabili kayo ng accessories, ba't hindi kayo makakapag-insure or makakuha ng comprehensive insurance. Importante yan sa atin. Kasi lalo tayo mahilig mag-ride or lagi-lagi na sa labas, mahilig mag-long ride. Hindi mo masasabi eh. So mas maganda na insured yung sasakyan mo. Or manakaw, yan. So importante yan. Sa ila mga bro, ride safe!